Inalmahan po ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales sa mungkahi ni Ombudsman Samuel Martires na buwagin ang tanggapan ng Ombudsman. Dahil daw yan sa kakulangan ng mga testigo laban sa isang tiwaling opisyal, ang sabi ni Morales, posibleng dumami ang mga korap o tiwaling gawain sa gobyerno, bagay na taliwas sa kampanya laban sa korupsyon ni Pangulong Duterte. Nakatutok si Maki Pulido. Bakit po siya natigil? Nito mga nakaraang araw, may mga inihayag na pagbabago si Ombudsman Samuel Martires patungkol sa pagpapatupad ng tungkulin ng kanyang tanggapan. Pinatigil niya ang pagsasagawa ng lifestyle check sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Hindi naman daw kasi porket marangya ang buhay ng opisyal ng gobyerno, otomatikong tiwali na ito. What is simple living to me may not be simple living to anyone of you, your honors. Hindi rin basta-basta maglalabas ang Ombudsman ng kopya ng Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN kung hindi galing sa mismong opisyal ang request o mula sa korte o sa mga investigador ng Ombudsman. At may puntong sinabi ni Martires na dahil hirap silang makakuha ng tetestigo laban sa tiwaling opisyal, bakit hindi na lang daw buwagin ang Office of the Ombudsman at magkanya-kanya na lang daw ng investigasyon ang mga tanggapan ng gobyerno? Ang Office of the Ombudsman ay isang constitutionally created body na nilikha para tugunan ang mga reklamo ng katiwalian laban sa mga opisyal ng gobyerno. Kaya giit ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, hindi lang naman pahayag ng mga testigo ang kailangan upang makabuo ng kaso. Meron ding magagamit na mga dokumento gaya ng SALN. Babala niya, kung bubuwagin daw ang Office of the Ombudsman, mabubuksan ang floodgates at dadagsa umano ang mga korap na gawain. Sa puntong pagtitigil ng lifestyle check, sang-ayon ng Presidential Anti-Corruption Commission, hindi raw indikasyon na nangungurakot na ang opisyal kung lifestyle check lang ang pagbabatayan. May ibang paraan pa naman daw ng paghahabol. We get information from the media, meron dyan, from insiders for yung aming pong mga moles, yung mga tao namin sa loob, we get informations. And then we subpoena the documents, and then we conduct the investigation. Pero may iba't ibang klase raw ng korupsyon. Ayon kay Civil Service Commissioner Eileen Lizada, na mahigit isang dekada ring nagtrabaho sa Office of the Ombudsman. Para malaman mo kung nagpapayaman ang taga-gobyerno sa pwesto, mahalaga ang lifestyle check gamit ang SALN. Kung walang SALN, mahihirapan ang investigasyon. Kaya hindi raw tugma ito sa anti-corruption campaign ng Duterte administration. Depends anong klaseng corruption. Kasi sabihin mong marami kasing corruption. Eh. Let's say, yung mga humihingi under the table, hindi mo naman kailangan ng SALN yan. The SALN is to prove a different kind of case. It's not needed to prove all criminal cases, but it's needed to prove a special case, ill-gotten wealth, plunder, for asset forfeiture cases ito. Umalma rin ang ilang grupo sa pagtigil ng lifestyle check. Paano siseryosohin ng mga public officials ang pagpa-file ng kanilang SALN kung naiisip naman nila wala namang mag-check kung totoo eh. Hindi naman magkakaroon ng lifestyle check, hindi naman magbubuking. No? So sa halip na sa watain ng korupsyon, baka lalo pang nai-encourage yung mga public officials na itago ang kanilang yaman. Nakakabahala yon lalo na ngayon na lumalaki yung budget para dun sa infrastructure. Nakabahala lalo na ngayon na yung 2021 na isang election year budget. Parang more than ever nga ngayon kinakailangan ng ganong klaseng pag-reveal ang SALN. At para malaman talaga, may mga abusado bang opisyal? Kung meron, di dapat managot sila. Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras.